maging mapagpasensya tayo, marunong tayo maghintay. Doon kayo magtayo ng inyong maliit na store. Doon kayo magsimula ng maliit na online business. Doon nyo maisipan na mag-vlog na family, makabili na kayo ng camera nyo. Makabili na kayo ng service para sa negosyo nyo. Launch bigger after you gather little by little. Kasi binabaligtad natin, we launch bigger eh. Delivers, pag-usapan natin. Kailangan makalabas na tayo sa paying bills zone. Okay? So, Doc, anong ibig sabihin yan at paano natin gagawin? Let's go. Let's go. Okay, so sino po sa atin yung hanggang ngayon sa loob ng mahabang panahon hindi na nakalaya sa problema sa paying bills? Pagbabayad ng kuryente, ilaw, wifi, tubig, and iba pang basic bills sa bahay. Okay? So, kung meron po sa atin na for 3 years, 5 years, yan pa din ang problema, meron tayong dapat gawin. Kailangan makalaya na po tayo dyan. Kasi ibig sabihin po niyan, pag yan ang lagi nating problema, nasa stage 1 pa lang tayo ng buhay natin. So, tingnan natin ha. So, alam natin sa Maslow's Hierarchy of Needs, di ba? So, kumbaga, nandito pa lang tayo. Ang haba pa ng lakbay, hindi natin nadidiscover yan. Hindi natin nagagawa. O sabihin na lang natin dito sa isang buhay, nandito pa lang yung problema natin, dito pa lang tayo sa bills. Eh paano yung malaking space na yan? Malay mo, enjoyment na yan, excitement na pala yan, happiness na. Hindi tayo makalaya dito. Kaya kailangan palayain na natin sarili natin. Dapat matapos na tayo this year, Doc, or next year. Kailangan, hindi ko na po problema yan, Doc, yung nakakabayad ka na automatically. Yung hindi mo na siya pinuproblema. Problema mo na lang kasi nalimutan mo magbayad, pero may pambayad tayo. Okay? Alright, so ano bang gagawin natin? Ganito po. Pero bago tayo magsimula, bakit nga ba kailangan lumaya na tayo dyan? To enjoy life, di ba? Para mag-enjoy tayo. Kasi marami pa tayong pwedeng gawin. Madami ka pang pwedeng happiness na makamtan. Yung stress mo, problema mo, minor na lang yan dapat eh. Kaya lang ginagawa nating major. Hindi yan ang dapat nating pinuproblema. Hindi yan ang dapat nating stress. Okay? So, anong gagawin natin? Ito, magbasa po tayo sa Bible. Alright? So, sa lahat ng mga problema, sa paying bills, laging problema yan, monthly. Ito po. Sa Proverbs po, chapter 13, verse 11, sundan niyo po ako sa inyong mga Bible, dishonest money dwindles away, but whoever gathers money little by little makes it grow. Ulitin ko yung part 2 ha. But whoever gathers money little by little makes it grow. Okay? So, para makalaya na po tayo sa paying bills zone, kailangan gawin natin to. Gather little by little. Okay? Number one, gather money little by little. Unti-unti, dinadagdagan natin ang income natin. Alisin mo muna yung biglang millions. Alisin mo muna yung biglang 1 million, biglang 2 million, 3 million. Wala pong ganun. Little by little. Kahit nga yung kinotes ko na sabi ko sa inyo, nangarap sila mag-asawa, 1 million in 3 years. Little by little. Every day, they will gather money. So sa atin pong lahat, you have to gather money little by little. Simulan natin sa maliit. Kung nagtatrabaho ka, little by little, mag-overtime ka, get paid by 500 a day, get paid another 1,000 every Saturday, little by little. Kasi ayaw natin tingnan yung 500 lang eh, ay 1,000 lang eh. Eh wala ka nga niyan eh. Paano kakikita ng 1 million kung hindi mo pinaghihirapan yung 500? Kailangan bago kumita ng 100,000, dumaan ka muna sa 500, dumaan ka muna sa 1,000. Alam nyo, bago ko po na attain yung income na gusto natin, pangarap natin. Actually, hindi pa ito pangarap nating income. No? May malaki tayong pangarap na income. Pero dumaan din ako sa little by little. I gather money little by little. Nag-part-time po ako sa school namin, doon mismo sa school namin. Nagtuturo ako ng gabi, nagtuturo ako ng Sabado para madagdagan ako ng 500, para madagdagan ako ng 1,000 a week or every payday. So, tingnan natin yung mga maliliit na bagay na pwedeng idagdag dyan sa budget mo. Gather money little by little.
yung asawa mo, payayagan mo na magtrabaho. Hindi mo kaya eh. Kinakaya mo sana, pero pagod ka na rin, di ba? Ayaw mo siyang magtrabaho. Gusto mo sa bahay lang. Eh, hindi nga kaya. Lagi kayong kapos sa payment of bills. Pinag-aawayan nyo na yung pagbabayad ng bills. So, let her gather money little by little. Pabayaan mo siyang magbenta. Kailangan mo siyang bumili ng something tapos ibenta niya. Pabayaan mo siyang magtrabaho ng part-time dito sa isang negosyante o dito sa isang kumpanya. Pabayaan mo siyang magturo. Pabayaan mo siyang lumayo ng konti. Little by little, gather money. Yung mga anak mo na kahit nag-aaral pero pwedeng kumita, let them gather money little by little. Alam mo, kung lima kayo sa pamilya, meron kayong contribution, additional 1,000 na lang ha, 1,000 a month. Magkano yun? 5,000. Hindi yun na problema internet, hindi yun na problema yung tubig nyo. Gather money little by little. Okay? So, next, anong gagawin natin? Pag nakagather na kayo, in 1 year, ganitong gawin nyo. Gather money little by little. 1 year or 6 months. Bigyan nyo ng chance ang mga sarili natin, lagi mas masipag pa. Nakafocus dito. And second, gawin natin. Pag nakagather na kayo, little by little, you can launch bigger. Doon pa lang tayo mag-launch ng bigger. Maging mapagpasensya tayo. Marunong tayo maghintay nung kayo magtayo ng inyong maliit na store. Doon kayo magsimula ng maliit na online business. Doon nyo maisipan na mag-vlog na family, makabili na kayo ng camera nyo. Makabili na kayo ng service para sa negosyo nyo. Launch bigger after you gather little by little. Kasi binabaligtad natin, we launch bigger eh. Alam nyo, that was also my mistake. I launch bigger eh. Nalimutan kong mag-gather little by little. Okay? So, sa ating po lahat, payo ni Rockstar. Para makalaya na tayo sa paying bills zone. Gather money little by little, then launch bigger. Okay? Alright, so sana nakatulong po ang ating vlog. Maraming salamat. Let's go, let's go, let's go. Copy po tayo. Copy po. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to save and invest the right way and how to avail sa Kaiser. PM na sa personal lobby ko po.